kilala nyo na, Random Pinas, ang totoong nangyayari sa loob ng Area 51. Ito mga kapatid, alamin natin mula kay Random Pinas. Pero bago yan, syempre kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, bisitahin mo na kanyang YouTube mga tol, subscribe ka na, napakaraming mga quality content talaga ang nakapaloob dito sa channel na to. Huwag mong kakalimutan din syempre kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. O syempre, mga kapatid, click mo na rin ang notification bell, no? Para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ano bang meron sa Area 51? Mula pa noong 1950s, kakipat na ng Area 51 ang salitang misteryo at sikreto. Ang sikretong pasilidad na ito na makikita sa disyato ng Nevada ay pinagmula ng iba't ibang istorya at conspiracy theories. Alamin natin kung bakit. Basta basta nililihim talaga sa atin, mystery talaga 'yan. Bakit, no? Bakit nga ba Area 51 ang tinawag dito? Hindi yan ang opisyal na pangalan nito. Nevada Test and Training Range o Groom Lake Base ang opisyal na pangalan. Nakadikit ang pasilidad sa lugar na kung tawagin ay Nevada Test Site, isang lugar kung saan tinetest noon ang nuclear bomb pagkatapos ng World War II. Nakamapa ito sa pamamagitan ng mga grids, may bilang mula 1 hanggang 30. Ang Area 51, pagamat hindi kasali sa grids, ay nakadikit sa Area 15 at yan ang pinaniniwalaang pinagmulan nang iconic nitong pangalan. The origins of mystery. Ang simula ng Area 51 ay direktang nauugnay sa pagbuo ng U-2 reconnaissance aircraft. Pagkatapos ng World War II, ibinaba ng Soviet Union ang kanilang Iron Curtain na nag-isolate sa area na nagresulta sa isang intelligence blackout sa buong mundo. At nang sinuportahan ng Soviets ang North Korea sa pag-invade ng South Korea noong June 1950, naging maliwanag na gustong palawakin ng Kremlin ang kanilang impluensya. Isang dekada matapos ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor, ikinabahala ng Amerika ang teknolohiya, ang intensyon at ang kakayahan mag-launch ng surprise attack ng USSR. Noong early 1950s, nagpapadala ang US Navy at US Air Force ng low-flying aircraft sa mga reconnaissance missions sa Soviet Union. Ngunit, laging nasa panganib na mapabagsak ang mga aircraft na ito. November 1954, inaprubahan ng dating presidente na si Eisenhower ang sikretong pag-develop ng isang high-altitude reconnaissance aircraft. Tinawag itong U-2 program. At isa sa mga unang hakbang ng programa ay maghanap ng malayo at tagong lokasyon para sa training at testing. Nakita nila ang lugar na yan sa Southern Nevada Desert, malapit sa isang tuyong lawa, kilala bilang Groom Lake, na dati naman ng aerial gunnery range ng Army Air Corps pilots noong World War II. Ang tago at sikretong lugar na ito ang naging bagong top secret military base, ang Area 51. Para makumbinsing pumunta mga workers sa base, si Kelly Johnson, isa sa mga leading engineers ng U-2 project, pinigyan ng mas magandang pangalan ang lugar. Tinawag niya itong Paradise Ranch. Paradise Ranch. Nagsimula ang testing ng U-2 noong July 1955 at agad-agad bumaha mga reports ng mga sightings ng mga unidentified flying objects. At sa detalye ng 1992 CIA report na dineclassified with reductions noong 1998 at kumpletong inilabas noong 2013, makikita kung bakit. Karamihan sa mga sightings ay galing sa mga commercial pilots, mga pilotong hindi pa nakakakita ng aircraft na kayang lumipad sa ganong altitude gaya ng U-2. Kayang lumipad ng hanggang 45,000 feet ng mga airlines sa ngayon. Pero noong mid-1950s, lumilipad lamang ang mga airliners sa altitude na 10,000 to 20,000 feet. Baba lang, ang mga kilalang military aircraft ay kaya lumipad ng hanggang 40,000 feet at pinaniniwalaan ang isang manned flight ay hindi na kaya lumipad ng mas mataas pa sa altitude na yan. Ang U-2
lumilipad sa altitude lagpas 60,000 feet. Wow. Magmumukha talagang alien aircraft. Mm-hmm. Alam ng mga Air Force officials na karamihan sa mga unexplained sightings ay ang U-2 test flights. Ngunit hindi nila pwedeng sabihin ang detalye ng mga test na ito sa publiko. Kaya't ang laging sinasabi nilang dahilan ng mga UFO sightings ay natural phenomena at high altitude weather research. Malay natin, no, yung mga namamataan ngayon, yung mga UFO sightings, mga tol. Ito ay mga test, di ba, gobyerno din ng Amerika o kaya tayo rin mga tao, di ba, ang sakay nung mga yon na tinetest, mga tol. At yun ay nakikita natin at napagkakamalang UFO kasi nga hindi pa siya napapublic, no? Ano sa tingin ninyo? Kahit ang napabagsak na U2 ni Gary Powers noong 1960 sa Russia, yan din ang binigay na dahilan. Mm-hmm. Interesante naman makita sa pinakabagong report noong 2013 na kinukumpirma nito ang existence ng Area 51. Sa 1998 version ng report, maraming binago pagdating sa pangalan at lokasyon ng U2 test site. Pero mas maraming isiniwalat sa 2013 report. May ilang references sa Area 51, Groom Lake, at may mapa pa ng area. Pablasar. Ito yung nagsabi tungkol sa alien, no? UFO. Isa sa pinaka-controversial at kilalang istorya tungkol sa Area 51 ay ang kay Pablasar. Mula pa noong 1989, sinasabi niyang nagtrabaho siya malapit sa Area 51 sa isang facility na kung tawagin ay S4. Mm-hmm. Ang kanyang trabaho raw ay mag-reverse engineer ng alien technology. Sinasabi ni Lazar na nakakakita siya ng iba't ibang uri ng alien spacecraft at nagbigay ng ilang detalyadong impormasyon sa kung paanong gumagana ang mga aircraft na ito. Galing ni Random Pinas, no? Saan niya kaya kinukuha itong mga footage nito? Galing, eh, no? Halimbawa ay sinasabi niyang ang ilan sa mga aircraft na ito ay gumagamit ng isang element na may atomic weight na 150. Mm-hmm. At yung element na yan ang nagbibigay ng anti-gravity effects sa craft. Ang element 115 o unpentium ay unang nadiskubre noong 2003. 14 years later yan nang unang banggitin ito ni Lazar. Sinasabi rin niyang nabigyan siya ng mga briefings kung saan ipinapaliwanag sa kanya sa kung papaanong sa loob ng 100,000 years ay binibisita na ng mga extraterrestrials ang Earth. Ang mga alien ay nanggagaling daw sa isang planeta sa Ceti Reticuli Star System na siyang makikita 39 light years mula sa Earth. Ngunit sa ngayon, wala pa nakikita ang planeta na nag-o-orbit sa binary system na yan. At bukod dyan, maraming pag-aalinlangan sa kredibilidad ni Lazar. Mm-hmm. Sinasabi niyang may master's degree siya sa MIT, ngunit walang record ang MIT tungkol sa kanya. Walang nakakaalala sa kanya sa MIT. At nang tinanong siya ng pangalan ng ilan sa kanyang mga professor, pinanggit niya ang pangalang William Duxler. Ngunit hindi ito nagtuturo sa MIT, kundi sa Pierce Junior College. Rehistrado rin siya sa isang kurso sa Pierce Junior College sa mga panahong sinasabi niyang nag-aaral siya sa MIT. Mm-hmm. Kaya't kung nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang edukasyon, ano pang ibang kasinungalingan ang sinasabi niya? Mm-hmm. Pinaninindigan pa rin ni Lazar ang kanyang mga sinasabi, ngunit ayaw na niyang masangkot sa anumang UFO o alien na usapan. Pero sa mga panahong iyon, totoo nga mga engineers ng Area 51 ay nagre-reverse engineer ng mga advanced aircraft. Kaso hindi ito mga craft galing sa outer space, kundi mga craft galing sa ibang bansa. Gayunpaman, sa dami ng high-tech flights mula sa Area 51, kasama ang 2,850 take-offs ng A-12, mas lalo lang dumami ang reports ng unidentified flying objects sa area. Kaya't ang malaking tanong nating lahat, ano ba talaga ang nangyayari sa Area 51? Yan ang tanong natin. Crashed UFO? Extraterrestrial experiments? Technological developments? Weather controlling device? O mga bagay na sinisikreto ng military? Sa paggawa ng videong ito, inaasahan ko makakahanap ako ng ilang facts, ilang katotohanan sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng Area 51. Mm-hmm. At ang nakita ko sa lahat ng kwentong aking nabasa,
ay ang isang sikreto nag-iiwan ng isang malaking butas sa istorya na kadalasan naman ay kayang punuan ng mga kakaibang mga speculations. Tama. Parang ganito, ang gobyerno hindi nila sasabihin kung anong nangyayari sa loob ng Area 51. Kaya't kung ano man ang nariyan, malamang isang kakaiba, misteryoso, nakakatakot, nakakagimbal na sikretong bagay yan. Pero kung titingnan mo ang historical evidence at hindi ang kung anumang sinabi ng kung sino man tao, ang Area 51 ay isang military base na ginagamit sa development at testing ng experimental aircrafts. Tama. At weapon systems. Noong una pa man ay yan naman na talaga ang dahilan kung bakit binuo ang Area 51. Kinakailangan nila ng testing site para sa U-2 spy plane. At hindi ka magtetest ng isang sikretong spy plane sa harap ng maraming tao. Tama. Lalo na noong panahon ng Cold War. At saka ito, wala namang pakialam ang gobyerno sa iisipin ng mga mamamayan. Ang iniisip nila ang may pakialam sila yung mga ibang bansa, 'di ba? Dito nila dine-develop yung kanilang mga weaponry, mga armas, mga panibagong eroplano. Wala na sila pakialam sa iisipin ng sambayanan. Mas maganda nga kung iniisip nilang alien 'yan. Kasi mga tol, ang bawat bansa nagkakaroon sila ng tagisan, 'di ba? Pagalingan, kung sino mas advanced, kung sinong mas malakas. Diba? Nabalita nga dati, yung eroplano ng Amerika, diba, na nakuha ng China, ginaya, gumawa sila ng copycat, diba? So dito naman sa Area 51, palagay ko dito nga talaga nila dine-develop yung kanilang mga, yan, katulad nito mga panibagong eroplano, dyan na rin yung mga tinetest yung iba pa nilang mga armas na hindi pa dapat ilabas sa publiko o baka may makaalam na ibang bansa, maunahan pa sila. Pero syempre, hindi pa rin mawawala sa isipan ng mga tao na dito nga itinatago yung mga sinasabi nilang extraterrestrial, dito daw nire-reverse engineer yung mga UFO na nakuha. Ano sa tingin ninyo mga tol? No? Comment kayo sa baba. Sadyang hindi. Bagkos maghahanap ka ng tagong lugar, yung tipong napapaligiran ng kabundukan, isang malaking kapatagan kung saan pwede mag-test at mag-relax-relax sa mga sikreto at experimental planes na meron ka. Buong araw ligtas, walang nakakaalam at wala kang nasasaktan sa proseso. O baka naman, yan lang ang gusto nilang isipin natin. Pwede rin. Anong sa tingin mo? Pero wala na nga silang pakialam kung ang iniisip natin nagtatago sila ng alien dyan eh, diba? Basta may pakialam sila dun sa dinidevelop nila dyan na kung ano man na mangyari, sumabog o kung ano man ang disaster na mangyari dyan, at least malayo sila sa mga tao, diba? Ano sa tingin ninyo mga tol? Anong masasabi ninyo dito tungkol sa Area 51? Maraming salamat sa panonood at sana'y may bago kang nalaman sa videong ito. Yan, mula kay Random Pinas mga tol, lagi naman natin to binibigyan ng reaction video at pinopromote. Salamat sa mga nagko-comment dun sa kanya at nababanggit pa tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin na nag-subscribe na rin kay Random Pinas mga tol. Malaking tulong yan para sa kanyang channel. At syempre mga tol, sana huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!